Hello everyone, mapapalang araw po sa inyo lahat mga kapatid. Ito na po muli si Maestro Virgo Olson as Commander sa Toros Tornados para magbahagi sa inyo ng mga bagay-bagay patungkol sa psychic ability. At hindi po magbahagi tayo muli ng patungkol sa isang another psychic ability na yung tinatawag nilang mediumship. Yung mediumship or channeling na pwedeng ability na sabi nga na you can communicate with other spiritual being na there comes a time na pwede ka makipag-usap sa kanila at mayroon kang nakakapag-usap ka sa kanila, yung channeling, proper way of channeling, you can able to communicate, and sometimes you can also divert those channeling from other people. Sometimes this kind of what we call this mediumship is you can call a certain spiritual being. And you can channel those kind of thing na sa ibang katauhan. Pwede rin, sabi ko nga. Parang ganun din sa pagpapasampa. Pero sometimes kasi it is a mixture. Sabi nga na may kakayahan ka, and at some point, yung iba naman hindi gumagamit ng ibang mga... Kasi usually kinukonnect nila sa occult na system ba? Sa occult na mga occult issues or occult topic. Tulad ng pagkara ng karunungang lihim. Or sabi nga nila, hidden knowledge. Ito pa yung ginagawa ko ngayon mga kapatid. Gumagawa ko ng another kinds of painting na gagawin ko ngayon. So sa lahat ng mga naririyan, I would say, sabi ko, I would rather say na ang channeling or mediumship ay isang klase rin ng kakayahan na you can use those kind of thing na pwede mo siyang magamit sa yung halimbawa, meron kang mga tatawagin na nilalang na kailangan mo siyang kausapin at some point na may solve yung isang certain kind of issues o certain kind of problem na pwedeng magamit at siguro in some way makakatulong yan. Kapag yung meron kang psychic ability na ganyan, so there comes a time na pwede mo siyang magamit at makakatulong siya, tapos makakasolve ka ng mga problema. And pag na-enhance mo yung psychic ability na yan, you are able to call other spiritual higher being. So yun yung pinaka essence nun, sabi ko sa inyo, sa lahat ng mga naririyan na nais din na sabi nga nila tahakin ang mundo ng spiritual at mga bagay-bagay. Maybe who knows, sabi ko, meron kayong mga kakayahan na wala sa iba, na siguro kailangan, it's a matter of ano lang, kailangan lang siguro ng proper guidance sa lahat ng mga naririyan. Kasi minsan yung mga tao kasi, they don't know, they have already those kind of traits, and nahihirapan lang ma-explain, o walang nag-explain, nahihirapan siyang intindihin yung kanyang mga special ability na walang nag-guide ba, walang proper guidance, kaya siguro nagkakaroon ng pagkukulang. So kailangan talaga ma-develop mo yan, and ma-enhance mo yung mga kakayahan mo, then that's it. So makakatulong din sa inyong mission yung mga ganyang bagay. At kapag nagamit mo yan, then you can use it. Especially the channeling. Ambaw, may gusto kang tawagin. Pwede mong tawagin siya sa katawan ng ano. Or you can able to call. Kahit na sa mismong ano, kakausapin mo siya. Kahit may malayong distansya. Kung hindi mo man siya may makakausap, sabi nga na the way na may channel mo siya sa ibang mga human beings or something like that. You can able to call those kind of divine entity or spiritual entity na pwede mo rin makausap yung mga divine entity. Ipag-usap ka rin, channeling, you are able to communicate. Aside from that, kahit na yung mga spiritual being ay makakausap mo rin, nakakausap mo. Ito pa yung ginagawa ko mga kapatid para makita yung ko. So, sa lahat ng mga naririyan, huwag po kayong magulumihanan na may mga ganung bagay. Kasi once na na-encounter mo yan at nagamit mo yan, malaking tulong yan, malaking bagay yan kapag naka-encounter ka ng mga ganyan. At the way you, sabi nga nila, magamit mo and ma-execute mo yung mga ganyang bagay, ma-enhance mo, there comes a time magagamit mo yan sa mission mo. Yeah. Sa mga mission, magagamit nyo po yan. Real talk lang po. Kaya yung iba na naririyan, sinasabi nila na, ang dami pala mga bagay-bagay na hindi may paliwanag. Oo, marami talaga, sabi ko nga sa inyo. Hindi naman lahat kasi nailahad eh. May mga bagay na hindi nailahad, pero kailangan talaga ng proper guidance. Meron talagang gagabay na kailangan talagang gagabay. So,
I would rather say na sa lahat ng naririyan, ako kasi ay voluntary, sabi ko nga na mag inaccept ko yung bagay na mag-guide sa iba rin na naririyan. Kung gusto lang din ng iba. Ako naman I'm willing to guide other people. Even though we are not the same in spiritual ability, or sabi ka nila na psychic ability, o sa iba naman iniisip nila spiritual nakakayaan, I would rather say na pwede rin makipag-interconnection. Ito pa ginagawa ko. So it can be interconnected from other people na pwede. Kasi kapag parehas kayo ng sabi nila ng vibration, madali ka makapag-connect eh. Real talk lang. Hindi ka mahirapan mag-connect, sa iba. Ang nangyayari lang is a matter of communication. Yan, para malaman lang din ng iba yan. So kailangan po yung interconnection sa ibang mga naririyan. So interconnection is very important, and the way you communicate to other people is there's a certain sabi nga nila manner na wala naman yung egoistic person o wala yung egoistic part, hindi ka mapagmataas. Para mag-aabutin mo rin yung isang tao, mag-aabutan kayong dalawa, then all of a sudden you will notice, ay parehas pala kami. O yan. So yan po yung mga bagay na mahirap explain, pero kapag ikaw ay halimbawa natuklasan mo yung mga ganung bagay, then you will have it. Then you will notice, ay pwede pala yung ganun. Oo. So yung channeling po at yung mediumship na yan ay nagagamit din po. Ito pa yung ginagawa ko yan para makita niyo po. So pwede rin po magamit yung mediumship, yung channeling. Halimbawa may gusto kong tawagin. For example, wala na siya sa kalupaan at hindi na siya existed sa sitwasyon natin sa mismong ginagalaw natin mundo ngayon. Pwede pa rin ba siya matawag? Pwede mo siya matawag. Pero with the help of the God Almighty, of course, you need to ask for permission. Sometimes, may mga bagay na hindi na pwede, pero kung talagang kailangan to solve a certain issues or problem, pwede pa rin. Pwede siguro kung talagang pagbibigyan ng pagkakataon. Yan. Sa lahat ng mga naririyan. Ito pong ginagawa ko po ngayon ay kakaiba po ito. This is a certain kind of tiyatawag nilang blue phoenix. Blue phoenix po ito. Yan. So sa lahat po ng naririyan, siguro at some point, huwag po kayong mawalan ng pag-asa sa sarili nyo. At then, those kinds of words of wisdom that I'm giving to you, it is a very, sabi nga nila, hindi, you cannot buy those kind of things, sabi ko na, ibinibigay sa inyo. Learn to accept it, your faith, and learn to develop your skills and everything. Then all of a sudden, kapag nagawa nyo po yung mga bagay-bagay, then you would say to me na, tama pala yung sinasabi ni Maestro Bell ko, totoo pala yun. Yan. So, dun papasok po yung sinasabi nila ng makatotohanan na nagaganap, at talagang you're being guided properly. Kasi, it's a matter of believing on yourself also. Kapag naniniwala ka sa kakayahan mo na magagawa mo yan, then that's it. Sometimes you should not be afraid on trying something new. Sabi nga na gumawa ka ng mag-try ka ng mga bagong bagay na sa tingin mo naman ay may mga makikita ka naman magandang bagay. So I would say na huwag mong pigilan yung sarili mo. Pag alam mo naman na sa sarili mo na gusto mong mag-try ng mga bagay-bagay na iba naman, kakaiba naman, huwag mong pigilan. Katulad ng mediumship. Mediumship na yan, very interesting yan. Alam nyo, sa totoo lang, hindi lahat nakakagawa ng ganyan pamamaraan. Pero kapag na-encounter mo yung ganyan, na ano ba, nagkaroon ka ng part sa sarili mo, na try mo yan. Kapag na-enhance mo yan, successful ka sa spiritual mission mo, magagamit mo yan. Real talk yan. Para malaman lang din ng iba. Kasi, ito pong ginagawa ni Maestro Virgo po, mga kapatid. Para malaman nyo lang po, ang ginagawa ni Maestro Virgo ay isang blue phoenix. Blue phoenix pong ginagawa ko. So, sa lahat ng mga naririyan po na, ano po, Happy New Year po sa inyo lahat, mga kapatid. So, mediumship is also very important. Some other also na iniyayag natin, binahagi natin, like yung mga sa spiritual ability, like yung ibinigay natin sa
Like yung mga sama psychic ability na itinalakay natin nakaraan. Pag nagamit nyo yan, actually, ano siya eh. Oo, minsan may mga pagsubok. Normal lang naman yun eh. Kahit naman saan eh. Nagkakaroon talaga ng pagsubok. Kahit saan lupalop ka naman makarating, susubukin ka talaga. Pero siyempre, pag napagtakumpayan mo yan, malaking bagay, sabi ko nga sa inyo. Kaya, unti-unti, I'm encouraging you guys to embrace your psychic ability. At isang psychic ability na sinasabi ko nga, yung katulad yung sa akin, yung psychic ability na ginagawa ko, ito, another psychic ability to na nakakapag-create ako ng mga something na mga different kinds of paintings na sabi ko nga, yung mga, ano na yan, nangungusap sila sa akin, nangungusap talaga sa akin. So, I would say na sabi ko, I'm very happy na sabi ko na on some way na sabi ko nga, they can able to communicate with me, especially yung mga spirit guide na mga to. Kasi itong mga to, ito sa tulad yung si Blue Phoenix, nangungusap sa akin to. So, the Blue Phoenix is communicating with me na gusto niya iguit ko siya. So, I would rather say, sabi ko nga na, it is not a coincidence, hindi talaga coincidence kasi nagkikipag-communicate sila sa'yo eh. So, it's only a matter of faith and also to you. Ang kailangan po kasi i-free yung mind mo. You should free your mind, sabi nga nila. Kailangan ipakawalan mo yung ano mo, yung palayain mo yung isip mo sa mga bagay-bagay na kaya mong gawin. Minsan kasi, magugulat ka, kaya ko pala yun. So, yan. Huwag ko kayo magtaka pag may mga ganung bagay. Ako nga, sabi ko nga sa inyo, nagtataka siguro yung iba sa akin, bakit kaya nakakagawa si Maestro Virgo ng mga ganun, yan si Virgo. O hindi man nila ako nirerespeto sa ibang mga bagay man, kung ibang katawagan nila sa akin, yan si Virgo. Bakit kaya nakakagawa si Virgo ng ganun? Nag-aral ba siya ng fine arts? Retok po, hindi ako nag-aral ng fine arts. Kilala niyo po ako dito. Sabi nga nila, sa iba kasi sabi nila, vlogger lang yan si Virgo. O sa iba, sasabi nila, vlogger lang ako. It's up to them. Pero sa akin lang, hindi yun ang iniisip ko. Ang iniisip ko yung pwede kong maitulong sa mga tao na may guide pa yung iba. Kasi yung iba, nagugulumihanan pa yung iba. Nagugulumihanan ba sa mga bagay-bagay? So, kailangan ng guidance. O, yan. Sa lahat ng mga naririyan. At kapag na-encounter mo yung mediumship o yung titang nilang channeling. Channeling, o yung titang nilang channeling na yan. Actually, ginagamit din kasi ng ibang mga ano yan, yung mga gumaganap sa, ano, sa kahit sa combat spiritual, nagagamit natin yung channeling na yan eh. Sometimes, you can able to call, sabi nga nila, yung espiritu ng mga gumagambala, bawa, pinapasampa, yun titang nilang pagpapasampa, kasama yan. You can able to call yung spiritual na who's the one na kung sino man yung gumagambala dyan. Kung sino man gumagambala, tinatawagan kita, sabi mo. Kaya lang, minsan, may mga instance na gumagamit yung iba ng mga iba't ibang klase pamamaraan. It depends na lang, sabi ko nga sa inyo, depende na lang din. So, depende sa kakayahan ng tao, sa lakas ng kanyang kakayahan, kung paano niya. Pero kung sa akin lang kasi, lahat ng mga bagay, may sa pahintulot ng ama, may dahilan lahat yan eh. Everything happens for a reason, sabi ko sa inyo. And wag mo sayangin yung panahon, yung oras mo, panahon mo. Try something new. Kasi sa akin I'm trying something new for myself, sabi ko. And also hindi ako natatakot na gawin yung mga bagay-bagay na sa tingin ko naman masaya ako eh. Kasi if you are happy on what you're doing and the essence of that happiness na nangyayari sa'yo, nagmamanifest yung mga happiness na ginagawa mo sa sarili mo. So, dyan lalabas ngayon titawag niyang psychic ability. Mas madadagdagan pa yung kaalaman mo sa pagtuklas ng psychic ability. Alam mo, sa totoo lang, right now, I'm telling you guys, I'm undergoing a certain kind of, sabi nga nila yung talagang, on a certain level na nakakaroon ng psychic ability, talagang lumalabas yung mga psychic ability sa patungkol sa akin. I'm not a boastful guy o hindi naman ako sabi nga nila na nagsasabi ng papasikat lang, hindi po ganun. Talagang kayo mismo ang buhay na saksi, sabi ko nga sa inyo, nagaganap talaga. Nangyayari talaga yung sa akin, sa sarili ko. And hindi ako natatakot sa mga bagay na nakikita ko at bukod pa dun eh, mas nadadagdagan pa yung kaalaman. Mas sasabihin ko siya, ay, may mga bagay pala ako na kaya ko palang gawin. Imaginin nyo yung guys, unti-unti natutuklasan mo yung sa sarili mo na may mga bagay ka na kaya mong gawin. Na sa tingin mo hindi mo alam, hindi mo kayang gawin, pero nagagawa mo.
yun nga sinasabi ko nga sa inyo na hindi na-explain. Kulang sa explanation sa iba. Pero pag ikaw na halimbawa nandiyan na sa'yo, na nananalaytay na sa katawan mo, mahirap pigilan eh, sa totoo lang. Ako sa totoo lang, sabi ko sa inyo. Even this kind of painting, ang hirap niyang pigilan. Ganito, ito pa yung ginagawa ko. Po. Hindi mo siya kayang pigilan kapag halimbawa na nandiyan na siya sa sarili mo, ang hirap mo siyang alisin. Hindi mo mapakawalan ba kasi, imaginein mo, ang mga gabay, they are communicating with you, yung mga spirit guide. And in order for them to makausap din o maano, kailangan mo silang katulad sa akin, they want me to paint them. Ipinta ko sila, yun ang gusto nila. So, sa akin naman, although na sabi ko nga, malaya pa rin ako, kumisan, pag sabi ko, busy ako ha, naglalaba ako. I'm washing my clothes. Sabi ko nga, minsan, hindi ko kayo maharap muna na ipinta. Minsan, they're the one communicating, sasabihin, sige na, pinta mo naman kami. So, sige, pipinta ko kayo. Pero sabi ko, hinay-hinay lang kasi hindi ko naman kaya lahat kayo agad, pipinta kayo lahat. Dahil sa totoo lang guys, napakarami talaga nila kung maano nyo lang. Napakaraming gusto magpa-painting ng mga spiritual guide. And this is a kind of, sabi ko nga, channeling also. Aside from the gift that was given to me by the God Almighty, this is a form of channeling. Sabi nga nila na communicating to the spirit guide, sa mga spirit guide na naririyan. Ito, isang paraan ito na nakikipag-usap ako sa spirit guide. Because I can able to draw, to paint them, draw them sa chawin na gusto nilang magpakita. Kaya lang, siyempre, sabi ko nga, bigyan mo ng puso yung mga ginagawa mo. Hindi pa pwedeng, sabi nga nila na bara-bara lang, hindi mo pa pwedeng ganun. So, kailangan, ipakita mo rin na talagang may damdamin sa mga ginagawa. Yan. So, channeling is a mediumship or channeling, ginagawa talaga ng ating hanay rin yan. So, nagmamanifest na yan sa atin at normal na rin sa atin yung ganyan. Siguro hindi ko na kailangan explain pa ng sobrang thoroughly yung explanation kasi nagaganap naman na yun. Nakikita nyo, nararamdaman nyo naman. Kapag nakausap nyo yan, sabi ko nagbabago yung boses, nag-iiba yung aura, nararamdaman nyo rin naman yan. So, nag-iiba siya. So, sa lahat ng naririyan. Ayan. Para malaman nyo lang po. So, nag-iiba talaga. Ah, nag-iiba pala, sabi. O, nag-iiba po talaga. Nag-iiba naman talaga. Kahit saan mo naman ano yun, talaga nag-iiba yan. Ayan. Minsan, kailangan ko rin manahimik pag ano eh. Halimbawa, nagko-concentrate ako. So, ang concentration kasi, para ma-achieve mo rin kasi mga bagay-bagay, kailangan mo rin mag-concentrate. So, minsan, kailangan mag-concentrate. Pag hindi ka nag-concentrate, hindi ka makapag-focus. Yeah, normal lang naman yan, sabi ko sa inyo. Pero sa umpisa, siyempre, mababaguhan pa kayo. Pero pag tumagal-tagal na rin, sabi ko sa inyo, tumagal-tagal na yung kakayaan ninyo, nakakaya nyo na, then I would say na, talagang masasabi mo sa sarili mo, ay, kaya ko pala talaga yun. Yan. So, at least naliliwanagan kayo ng naririyan. Sa iba, naliliwanagan na paunti-unti. Ang masasabi ko lang sa iba na naririyan na kailangan din ng tulong, naririto lang ako, abutin nyo lang din ako. At pag-usapan natin kung anong nais nyong malaman. Kung medyo busy lang talaga ako, pasensya na kayo talaga. Minsan may ginagawa rin ako. So, kung ano lang kaya kong gawin at hindi ako busy, ginagawa ko lang. Yan. So, ito pa yung ginagawa ko ngayon. I'm able to communicating the, sabi nga, spirit guide ng Blue Phoenix na ginagawa ko sa ngayon at kinakausap ko siya. And I can able to draw this kind of mystical creature. Yan. Take note guys, I'm not a purely blooded, sabi ko nga na talagang artist. Or sabi nga nila, sa family bloodline namin, hindi po. Dahil ang tatay ko mangingisda po, my father is a fisherman and my mother is only my mother is a housewife and before and she has another job not connected to art. Yan. So nagugulat lang iba at nakakagawa tayo ng mga ganito. Yan. So, it's a matter of concentration din. So, para magawa nyo rin po yung mga bagay-bagay na
Psychic ability, kailangan din po ng concentration. Kapag distracted yung utak mo, hindi mo po magagawa. Sa tingin po ba ninyo, kung distracted yung utak ko, magagawa ko ba itong mga ito? Siyempre, hindi rin. Yan. Okay, ito pa yung ginagawa ko. Tapos na po siya. Yan. Para malaman nyo lang po. So, dalawa ang gagawin kong ganito. Dalawa. Yan. Magkakaiba lang ng kulay. Okay? Salamat po sa lahat ng narinira. God bless po sa inyo lahat, mga kapatid. Hanggang sa muli po. Vipassatorians, Vipassatorians, Vipassatorians.